Hello everyone! So yung subject na pipilitin natin ngayon ang kinagawan ng mga video tutorials sa CBox Tutorial Channel is yung subject na Still Design. Although we all know na meron na kaming video tutorials sa Still Design nung 2019 or 2020. Yun yung mga red na thumbnails. Okay? Pero hindi kasi namin yun naituloy and medyo may kulang pa kami mga discussion doon. Okay, so we decided na ulitin yung discussion ng Still Design and mag-start tayo sa pinaka-introduction. Kasi ang chapter 1 doon sa tutorial namin na yon is tension member agad. So we decided na simulan muna sa pinaka-introduction ng Still Design. Kaya ito yung ating new video tutorial for this subject. Okay? So, chapter 1 of Still Design is the introduction. So, structural design. Of course, we all know na, di ba, meron tayong subject na building design. Natutunan natin dun na bago tayo makapagpatayo, okay, or bago mapagpatayo ng isang building or isang bahay ang kliyente natin, syempre mag-hire sila ng architect. Okay? So, yung architect yung mag-decide kung paano yung magiging itsura ng bahay or building na kung saan yung design na yon is properly spaced. So ano ngayon ang trabaho natin mga structural designer or mga civil engineers? So, yung trabaho natin is gawing safe yung building na yon or yung house na yon. Kaya meron tayong subject na structural design. So take note ha, structural design. Magkaiba po ito sa structural analysis. So ano nga ba yung dati natin na subject na structural analysis? Yun yung structural theory or theory of structure. O sa iba namang mga school, ang tawag naman dun is structural analysis. So if you say analysis, ina-analyze lamang natin yung isang structure na kung saan sinosolve natin yung mga reaction, yung mga connection reactions, yan, yung shear, axial loads, and mga bending moment. Ganun lamang ang ginagawa natin sa structural analysis. Kaya nga, analysis, ina-analyze lang natin siya. Okay, ina-analyze natin yung isang structure due to loadings. Pero, if you say structural design, dinidesign natin yung mga structural members. So, nakalagay rito, it is determining, okay, and selecting the overall dimensions of the supporting frameworks or members in a structure. Diba, napag-aralan natin sa structural theory, itong mga members na to ay yung mga tension member, compression member, okay, yung mga column, beam, strut, okay, yun yung mga structural members natin sa structure. So here, we determine a required, okay, required cross-sectional area. Hindi naman niya sinabing, we determine a cross-sectional area. Ang sinabi niya rito, required cross-sectional area for a certain structural member and select, okay, select the safest dimensions based on this area. So dito, kaya sinabing required, kasi pwede naman tayong, di ba, pwede naman tayong mag-determine or mag-select ng kahit anong cross-sectional area, pero sinabi dito, required. Ibig sabihin, ito yung kakailanganin natin na cross-sectional area para ma-resist, okay, yung mga effects na kinocost ng mga loading sa isang structure. Okay? So, doon naman sa RC, also in RC or reinforced concrete design, we determine the required number of steel bar to be used on a member just to resist and safely carry the effects caused by loadings. So, syempre, yung dimension dahil sinosolve rin natin sa reinforced concrete. And at the same time, since reinforced concrete yan, alam naman natin na kapag reinforced concrete, ang kailangan or malakas lamang siya sa compression. And since sa mga biga or beam, it is subjected to bending moment, nagkakaroon tayo ng tension fiber, okay? Yes, tension fiber sa isang beam, na kung saan mahina ang concrete. So, ito tension fiber or tension area sa beam, doon tayo maglalagay ng steel bar. And, dinidesign natin or inaalam natin kung ilang steel bar ang kakailanganin natin para ma-resist yung bending moment na yun. Okay? So, ganun sa RC. Pero dito kasi sa steel design, buong cross-sectional area na siya. Kasi meron tayong mga structural sections sa steel na buo. Okay?
And of course, sabi niya rito, safest dimension. Actually, kapag nag-design tayo, ano eh, if you say safe, minimum. Okay? Ito na yung ano, parang pinaka maliit na cross-sectional area or maliit na dimension na kung saan safe na yung ating member. So, ibig sabihin, kapag nilakihan pa natin yung member na yon, ibig sabihin, mas magiging safe pa tayo. Okay? Pero, kapag nag-less than tayo sa minimum, okay, kasi kapag sabi natin minimum, yun ay required eh, required cross-sectional area, kapag pa tayo dyan, mas lumiit pa tayo or nag-decide tayo ng mas maliit pa na dimension, dun na hindi magiging safe ang ating member. Kasi nga, if you say minimum, yun yung pinakamababa at hindi tayo pwedeng mas bumaba pa ron. Pero, pwede naman tayong tumaas. Okay? So, syempre, sir, mas maganda, itaas na nga naman natin. Kapag nasolve na natin yung safe dimension, edi ipakataas na nga naman natin, sir, para sobrang safe, hindi rin maganda. Okay? Kapag pinakasobra naman natin na mataas, okay, or sobra natin tinaasan, yung mga dimension or yung design natin, ang mangyayari, magiging costly. Mas magiging mahal yung design natin. Kaya ang kinukuha natin is yung safe or yung minimum dimension lamang or minimum design. Tapos konting konting taas lang para at least hindi masyadong magastos. And at the same time, ang mangyayari kasi doon is magiging over-design ang ating design system structural member. And natutunan rin natin, I don't know kung anong nauunang subject. Alam kong nauunang subject is RC, bago steel yata. So natutunan naman natin sa RC, di ba, na ayaw natin ng over-design. Ang gusto natin is ductile design or under-reinforced design. Kasi kapag over-design, masyado siyang safe. Parang alam natin na, okay, over-design to, pwede pa tayong magdagdag ng maraming loads. Tapos bigla, boom, wasak na yung ating structure ng wala man lang warning. And yung iniiwasan natin sa RC, hindi ba? Ganun din sa steel. Kaya dapat, sakto lang yung design natin dito. Hindi yung hindi yung sobra-sobra, hindi rin dapat bababa. So, sakto lang. Okay? So, of course, sabi niya rito, yung design natin is nagbabase sa lahat ng effects na nakakos ng loadings. If you say effects kasi, ito yung sinasabi nating shear, okay? Or yung axial bending moment, okay? Sa madaling salita, ito yung mga stresses, di ba? Yung mga yan, nakakos yun ng mga stresses. Shear stress, axial stress, bending stress, di ba? So, sino nga ba ang nakakos ng mga effects na yan? Yun yung mga loadings, okay? So, alam naman natin na yung loadings ito ay yung mga forces na nag-a-act sa isang structure. Ayan, no? So, these are the forces acting on a structure. It may be dead, live, earthquake, snow, rain, wind load, etc. Pero kung tutusin, lahat ng loadings talaga ay nasa two categories lang. Nasa dead or live load. Okay? So, if you say dead load, ito yung mga permanent na structure. Unang-unang permanent permanent members sa isang structure. So, if you say permanent members sa isang structure, unang-una dyan is yung mga self-weight. If you say self-weight, sila na yung mismong structure natin. For example, nagbuhos tayo ng two-story building. So, ito yung mga poste. Ayan, binuhusan natin yan, di ba? Then, ito yung beam sa roof beam level. Okay? Then, ito naman yung second floor. Ayan. Then, ito naman yung ito yung ground floor, di ba? GF. Then, ito yung second floor. Ito naman yung ating roof beam level. So, dito sa ground floor, syempre may lupa na dyan, di ba? So, yung ating slab is slab on grade na lang. Then, andito yung ating sa babaan ng ground floor. Okay? Andyan yung ating foundation. So, lahat ng yan, ang tawag na dyan is self-weight or dead load. Andyan na kasi yung andyan na mismo yan, di ba? Permanent na yan, hindi natin pwedeng tanggalin yan, di ba? So, ngayon, yung mga, meron pa tayong iba pang dead load like partitions. Bakit? Mga sila, additional load. Ang tawag kasi doon is superimposed dead load. So, if you say superimposed, these are additional loads. Okay? If you say additional, idadagdag natin na loads sa isang structure. Pero sinabi natin, superimposed dead load. So,
Kapag sinabi natin superimposed dead load, additional dead load siya. So, additional load na magiging permanent sa ating structure. Such as what? Partitions, walls, okay? Yung mga ano natin, yung mga CHB, yan yung mga walls, di ba? Siyempre, permanent na yan. Nalang ang tanggal-tanggalin natin anytime na gusto natin. Di ba? Hindi naman. So, yung ating mga pader, di ba? Nakalagay na yan, naka-install na yan sa ating, ano, naka-install na yan sa ating bahay or building. So, permanent yan. Pero, hindi naman sila automatic andun na, di ba? So, ang tawag ron ay superimposed dead load. So, doon naman tayo sa live load. So, if we say live load, these are ano loads na hindi permanent sa ating structure. So, superimposed live load din to, mga additional loads, pero hindi permanent. So, ano ba yung pinaka-best example ng live load? Tayo, di ba? Yung mga ano titira sa isang building or yung titira sa isang bahay, mga live load yan. Kasi, syempre, gumagalaw tayo, hindi naman tayo permanent, di ba? Ayan. So, yung earthquake and snow load, yan, rain load, mga kinukonsider niya na live load, pati itong wind loadings, yan, kinukonsider niya na live load kasi hindi naman sila permanent sa isang structure. Okay, so live load yung mga yan. Pero, itong mga to, yung earthquake load, snow, rain, wind load, naka-different category sila sa ating load combinations kasi iba yung effect niya, okay, or iba-iba yung kanilang effects. Kagaya ng earthquake, okay? Yung snow, wala naman tayong snow sa Pilipinas, di ba? So, dito kinoconsider yan dito sa Pilipinas. Yung rain, yung wind loading, ayan. Iba yung effects niyan kesa doon sa mismong live load or yung mga tao, di ba? Kasi yung mga tao, ano yan eh, parang gravity load yan, pababa. Yung mga loadings na yan, di ba? So, yung wind naman, horizontal, okay? Or, pabare, sa roof naman is perpendicular doon sa ating, ano, sa ating roof. Diba? Ganun yung ano, yung mga effects nila. So, although kinoconsider sila as live load, pero iba pa rin silang category. Okay? So, these loadings are considered in different investigation or cases. So, ito yung sinasabi ko kanina, na load combination or load cases. Kasi meron tayong mga case 1, case 2, case 3. So, yung mga cases na yun, pag-uusapan natin sa chapter 2. Okay? So, sa ngayon, sasabihin mo natin na itong mga loadings na to ay kinoconsider natin in different investigation or cases so that all possible failure may not be missed. Okay? So, sa chapter 2 natin pag-uusapan yan. So, ito yung figure or an example of a structure. So, truss to. So, itong mga to, yan yung mga kinoconsider na dead load. Okay? Naka-permanent na yan. And at the same time, meron silang mga own weight. Okay? Yung mga dead load natin. Okay, then ito naman, additional loads yan na hindi permanent. Possible na ano, possible na madagdag. So, yan yung mga live load. So, okay? So, dito, meron tayong different type of loading, static, impact, and fatigue loading. So, yung static loading, loading such as live load is being applied slowly and stayed on the structure and then reapplied. So, kagaya nga nun, ano, for example, itong mga loadings natin ng live load, ayan. Ganyan siya. Then, slowly applied siya. Then, pwede rin naman siyang, ano, tanggalin, pwedeng magstay, then reapplied. Okay? So, ganun ang static loading. So, if we say impact loading, the live load was applied suddenly, biglaan. Siyempre, ayaw naman natin ng ganun. I-design natin ang isang structure na, siyempre, alam natin na yung mga live load is slowly applied sa ating structure, hindi pwedeng biglaan na lang na darating na ganito yan. Okay, hindi pwede yun. Impact loading yun. So, if you say naman fatigue loading, the live load was being applied then removed many times and then reapplied many times. So, paulit-ulit ng paulit-ulit. So, kaya nga sinabi natin fatigue, paulit-ulit na may stress yung ating structure. So, dito sa steel design, dun tayo sa static loading. Okay, ibig sabihin, hindi magkakos ng kahit anong movement or dynamic effect yung mga loadings natin sa ating structure. So, hindi natin pwedeng i-design yung ating structure sa impact loading. And yung fatigue loading naman, ano, napaka-rare. Okay, or kung i-consider kasi natin ang fatigue loading, kailangan natin ng many years of observation para sa structure, para malaman natin kung ano yung stress na nakakos nung fatigue loading natin. Kaya hindi natin pwedeng i-consider ang fatigue loading under sa
subject na ito. Okay? Although sa ano, doon sa masteral namin, diniskas sa amin to ng professor namin noon eh. Sa Japan daw ano, natuklasan nila na yung ano, meron daw fatigue stress ang isang structure, okay, ng mga road, 'di ba? Paulit-ulit 'yang dinadaanan. Kung i-investigate natin 'yun or gagawin ng research, it took years, okay? Kailangan ng ano, maraming years para lang makita natin na hanggang doon yung limit ng isang structure natin hanggang sa mag-fail siya due to fatigue loading. So dito, since nasa ano pa lang naman tayo, undergraduate, okay? Ang pag-aaral natin is under static loadings, okay? And yes, para po pala sa lahat ng mga nagtatanong kung ano po yung reference na gagamitin natin dito sa steel design, that is the Steel Design 5th Edition by William T. Segui. Kasi, ewan ko, gusto ko yung mga discussion ng reference na to or yung itong textbook na to. So maganda siya. Although, ang ginagamit niyang code is ano eh, AISC or American Institute of Steel Construction. Ang gagawin natin mga example is ano, naka SI unit. Kasi yung ano kasi AISC American is S ano, SI yan. Sorry, English unit sila. So yan yung pounds, feet, inches yan. So hindi tayo sanay doon, di ba? Sanay tayo sa ano, sa metric system. So ang gagawin na lamang namin is i-convert namin yung mga units, okay, into ano, metric system para madali nating ano, maintindihan yung discussion or solution dito, okay? Additional pa pala sa impact loading, ano to, rare din to, okay? Hindi siya kadalasang ano, nangyayari sa ibang ano, ibang structure. Pero kadalasan to nangyayari sa mga industrial ano, building, ayan. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang fatigue loading is napaka-rare dahil kailangan natin ng ano, thousand of load cycles, okay, or load application cycles. Kailangan pa ulit-ulit siyang na-apply. And at the same time, meron siyang time na kung saan dapat lamang siya ma-apply. Hindi naman lagi kailangan ina-applyan siya, di ba? Kunwari, may dumaan sa kanya na isang ano, or yung structure natin, may dumaan doon na isang mabigat na ano, na track. Hindi naman tayo sigurado na ang susunod is mabigat na naman, di ba? So, pabago-bago ang ano, ang loadings na possible sa fatigue loading. Kaya hindi natin gagamitin ito sa analysis natin sa steel design, pati yung impact loading. So, under lamang tayo sa static loading. And, although ang steel design is under sa structural design subject, ang gagawin lamang po natin dito ay structural analysis. Bakit? Okay? So, hindi siya kagaya ng structural theory natin. Structural analysis, ibig sabihin, ia-analyze natin yung structural member. Okay? Yung member mismo ang i-analyze natin. Kukunin natin yung kanilang mga ano, strength. Yan. Kukunin natin yung strength or capacity ng ating member. Then ang gagawin natin, i-compare natin yung capacity na yun or strength dun sa given loadings. So once natin ma-compare, dun natin makikita kung safe nga ba yung ating section or hindi due to loadings. So ganun ang gagawin natin. Kasi dun sa masteral, tinuro rin sa amin na hindi maganda kasi na magdi-design tayo or tayo nga hanap ng dimension, mahirap. Okay? Kasi meron tayong ano eh, sa steel design, meron tayong ano, tinatawag na ano, steel handbook, okay, or mga ano, standard sections. So, ang gagawin natin, pipili tayo ng standard section, then kukunin natin yung capacity na yun. Then, i-compare to effects ng loading. So, ganun ang gagawin natin sa steel design. Okay? So, building codes. These are the standard provisions and design requirements in building. Ayan, standard provisions and design requirements in building design. And do not give. Okay? Do not. Ayan. Do not give design procedure. So, hindi ko alam kung nakabasa na rin kayo ng building codes. Actually, dapat tinuro na sa inyo ng professor nyo yun under sa building design na subject. So, yung building code na yun, hindi yung nagbibigay ng design procedure. Nagbibigay lamang siya ng mga standard provisions and requirements sa isang structure. Actually, sa ano yun eh, sa mga bahay-bahay lang. Ayan, yung sukat daw ng, ano, ng footing, ganito lamang siya. Yung lalim ng footing, pwede ng ganito. Mga standard lang siya. Okay? So, hindi siya nagbibigay ng ano, design procedures. So, sa building codes kasi, sa National Building Codes, ayan,
Actually, meron tayo nun eh. Yung PD 1096 or Presidential Decree 1096. That is the National Building Code of the Philippines. Kapag binasa niyo yun, talagang ano, mga standard sizes lang, standard dimension, standard ano, spaces, mga ganyan. So hindi natin siya pwedeng pagbasihan talaga sa pinaka-design ng ano, ng isang structure. Although ginagamit rin siya ng iba for ano lang, standard talaga, standard kumarin, mga bungalow. Yeah, mga bungalow houses. So pwede na yung building code. Pero kung mataasan na ano na mga 2 story to 3 story, hindi na ano, hindi na masyadong applicable ang building codes, okay? Kasi kailangan nating i-design talaga yung mga poste, yung mga biga according dun sa mga ano load combination na meron sa ating structure. So, anong gagamitin natin? Yun yung design specifications. So, unlike building codes, design specification provide guidance in designing a structural member and connections. Ayan. So, ito na talaga yung ano, gagamitin natin yung mga design specifications natin. So, andun na yung design procedures. Ayan. Equations and formula. Given na lahat yung mga yan, nandun na siya. So, yun yung pagbabasihin natin para i-design yung isang structural member. So, yung example ng mga design specification ay yung mga AISC or American Institute of Steel Construction, AASHTO or American Association of State Highway and Transportation Officials, ACI or American Concrete Institute dito sa Pilipinas, so yun yung ating NSCP or National Structural Code of the Philippines. So, okay, kung titignan nyo rin talaga, actually, ang NSCP or National Structural Code of the Philippines ay nakabase lang din talaga sa iba't ibang code sa Amerika. Okay? Yung steel, ano natin, kung nabasa nyo na NSCP 2015 natin under sa steel design, okay? Yung mga equations talaga doon, yung code natin is nakabase sa ano, sa AISC 2015. Parehas lang po talaga sila sa LRFD and ASD. Ang pinakaiba lang talaga natin, tayo, naka-ano tayo, metric system. Sila, naka-English system. Okay? Saka sa Amerika kasi, pinaghiwalay nila ang AISC at ACI. Nakahiwalay silang code. Sa atin kasi, magkasama na. Okay? Sa NSCP, andun na yung ano, reinforced concrete, andun na rin yung steel design. So, magkasama na sila. Kaya, kapag bumili kayo ng ano ng NSCP, sobrang kapal niya. Ayan, so sobrang talaga ano, sasakit yung ulo niyo pag tingin pa lang, then pag binuklat niyo, sakit sa ulo kasi talaga magkasama na sila. Okay, pero kung tinan niyo lang din, pwede natin pagbasihan ng AISC. Ayan. So dito, ang code na gagamitin natin, syempre is NSCP kasi syempre dapat nakabase tayo sa NSCP. Pero pwede natin gamitin yung AISC. Kasi yun yung ginagamit ni ano ni William T. Segui. Pero don't worry, para sa talaga siya sa NSCP 2015. Okay? So meron rin tayong tinatawag na construction manual. So sa Amerika, that is the Steel Construction Manual by AISC. So, sa atin naman, tinatawag yun as Steel Handbook by ASEP. So yung ASEP is Association of Structural Engineers of the Philippines. So may sample tayo rito. Ayan, ito yung Steel Construction Manual ng AISC. So, anong nakapaloob dito? Ayan. Andito na yung, ano, andito yung mga dimensions and properties. Okay, pwede natin makita dyan yung ano, yung mga sections. Okay. Jeez. Ayan, yung mga scope. Asa, ito, ito. Ayan, andyan yung mga dimensions and properties ng mga steel section. So, andyan lahat yan. Andyan yung area, depth, web, and flange. Andyan yung thickness ng web, thickness ng flange. Okay, mga distances yan, yung K. Saka yung ano, yung ating moment of inertia, section modulus, radius of gyration sa XX axis or YY axis. Yung Z, ano nga ba itong ano? Z, sa ano to eh? Sa beam. Sa flexural member natin magagamit to. Anyway, doon natin balikan yun kung ano nga bang ibig sabihin ng Z. Nakalimutan ko na siya eh. Okay, sa ano ata yun? Anyway, nakalimutan ko na siya. Anyway, pagpunta sa beam, natin pag-uusapan yan. Ayan. So, andito yung ano, mga different sections. So, ito, wide flange, M-shape, S-shape, HIP, C-shape, yung mga ano, C-channels,
angles, ayan, mga angle bar, andyan lahat yan. Kaso, naka-ano lang sila, okay? Naka-English unit sila. So, ito naman yung steel handbook, ayan. So, makikita nyo dyan yung mga, ano, ayan. So, naka-ano sila, naka-metric system. Nandito yung weight, kilogram per meter, andyan yung area, andyan yung, ano, stem, okay, ano kasi ito eh, T. Okay, T-shape to. Ito yung stem, okay, ito yung flange. Ayan, so, kompleto dyan dyan. Okay, yun yung sinasabi ko sa inyo na, ano, na, tawag rito, andyan yung, yun yung sinasabi ko sa inyo mga steel section. So, ang gagawin natin doon, pipili lang tayo ng section na yun. Tapos, check natin kung ano yung capacity ng section na yun. Dito ko compare na lang natin sa ano sa mismong effects or loadings na meron sa ating ano isang structure. Okay? So this is the first part ng ating introduction ng ating steel design. So balikan lang natin. So yung first part natin is all about the structural design, the different loadings, the building codes, the design specifications and the construction manual na gagamitin natin sa steel design. So yung susunod na natin pag-uusapan is all about the structural steel. So, thank you for watching. Bye!